kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggeng News! Magandang umaga mga kabalian! Kami po ang inyong lingkod, Sheena May Ursua Gravides, Ara Joy Sanchez Bato. Mula sa kagawarang pambalitaan ng Balon Bayambang. Himpilan at sandigan ng bayan, boses ng mamamayan. Ito ang Bayambanggeng News! Farm mechanization validation sa Maluwer at Ligue. Noong October 13, tatlong farmers association ang sumailalim sa validation ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at Department of Agriculture Regional Field Unit 1 kasama ang Municipal Agriculture Office. Humarap sa mga validators ang Balon Maluwer Farmers Association, Cluster Organization of Bayambang District 4, at Ligue Farmers Association. Ang pagpasa sa validation round ay nangangahulugan ng tuloy-tuloy na pag-avail ng mga farm equipment at machinery at pag-angat ng competitiveness ng mga magsasaka. Rice Beast Pantol Farmers lumahok sa agro-enterprise training. Noong October 13, nakilahok sa pagsasanay sa agro-enterprise development ang Rice Beast Pantol Farmers Association. Dito ay tinalakay ni Ginang Divina Gracia Vergara ng Central Luzon State University ang kahalagahan ng entrepreneurship sa pagsasagawa at paggawa ng business plan upang masunod ang tamang pag-budget at wastong financial planning sa pagsasaka. Naroon din si Ginoong Joel Pascual ng PhilRice upang talakayin ang kahalagahan ng merkado at financial management sa farming business. BNHS Batch 1990, muling nagsagawa ng feeding activity. Ang Bayambang National High School Class of 1990 ay muling nagsagawa ng isang feeding at gift-giving activity bilang parte ng pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang batchmate na si Ronaldo Quinto. Ang aktibidad ay ginanap noong October 14 sa Balon Bayambang Event Center. Naging benepisyaryo ang mga enrollees ng Stack Bayambang, Bayambang Central Schools PED at Boyeun Central Schools PED sa pakikipag-ugnayan sa MSWDO at Nutrition Office. Mayor Nina, sinurpresa ang LGU employees ng drug test. Bilang parte ng mabuting pamamahala, sinisiguro ni Mayor Nina Jose Quiambao na drug-free ang lahat ng empleyado ng LGU Bayambang. Kaya, sa tulong ng RHU at PNP, sinurpresa nito ang lahat ng mga opisyal at kawani ng isang drug test matapos ang Monday Flag Raising Ceremony noong October 17 sa Balon Bayambang Event Center. Lahat ay natasang sumailalim sa drug test bilang patunay na ang mga opisyal at kawani ng LGU Bayambang ay tunay na drug-free at nananatiling magandang ehemplo sa lahat ng mamamayan. MAU, namigay ng fertilizers sa prime trainees. Noong October 17, nag-umpisang magpamahagi ang Municipal Agriculture Office ng complete fertilizer package sa 20 farmer cooperators mula sa iba't ibang barangay bilang pasasalamat sa kanilang pakikiisa sa nakaraang pest risk identification and management of prime training. Layunin ng prime training na ipaunawa ang mga dahilan ng paglaganap ng peste sa pananim at tukuyin ang naaangkop na mga estratehiya upang mabawasan ang pagkawala ng ani. Jose Yochong Chan Masonic Lodge nagsagawa ng blood drive. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Bayambang at pakikipag-ugnayan ni Councilor Benji De Vera, nagsagawa ng blood donation drive ang Jose H. Yochong Chan Masonic Lodge No. 354 noong October 18 sa Balon Bayambang Event Center. Ang grupo ay nakipartner sa Region 1 Medical Center upang makatulong sa mga kababayang nangangailangan ng dugo. Bayambang CLUPZO at Local Shelter Plan aprobado na. Inanunsyo noong October 18 ni Municipal Planning and Development Coordinator Marlene Torrio na aprobado na sa wakas ang formulation ng Comprehensive Land Use Plan Zoning Ordinance at Local Shelter Plan ng Bayan ng Bayambang. Matapos itong kilalanin ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD at sangguniang panlalawigan.
Nauna nang ipinasa ng sanggunian bayan ng Bayampang ang CLUPZO nito at local shelter plan noong mga nakaraang taon. Sa pagkakaprubang ito, maaari nang mag-implementa ang LGU ng mga development projects nito alinsunod sa mga alintuntuning nakapaloob sa mga naturang plano. Mga rides sa Plaza Playground operational na muli. Nagbukas nang muli ang mga rides sa playground ng Public Plaza matapos itong gawing operational ng Office of the Economic Enterprise noong October 18. Ang playground ay isinara sa publiko mula noong 2020 bilang parte ng pag-iingat sa panahon ng COVID-19 pandemic. ASA Foundation nag-donate ng school supplies sa Tatarac Apalon Elementary School. Noong October 19, ang ASA Philippines Foundation ay nag-donate ng school supplies sa Tatarac Apalon Elementary School sa pakikipagtulungan sa local school board. May 355 na learners ang nakatanggap ng iba't ibang school supplies, vitamins at snacks, at ang principal naman ay nabigyan din ng 5 reams ng bond paper. Naroon si ASA Foundation Assistant Vice President Doniel Hispano, LSB Executive Director Rolando Gloria, at mga LGU staff. Ang mga donasyon ay malugod namang tinanggap ni DepEd Bayambang 2 PSDS Dr. Mary J. Agsalon at Tatarac Apalon Elementary School Principal Lila Alonzo. Liquid soap making training para sa mga solo parents. Ang MSWDO ay nag-organisa ng isang training sa paggawa ng liquid soap para sa mga 50 solo parents kabilang na ang 10 empleyado ng munisipyo. Naging resource speaker at trainer si Engineer Rendell J. Nesperos ng DOST na nagbahagi ng kanyang karanasan sa paggawa ng naturang produkto at kung paano ito nagbigay ng matagumpay na business opportunity sa kanyang pamilya. Nag-enjoy at natuto ang mga partisipante sa naturang training na inaasahang mauuwi rin sa pagkakaroon ng additional na kabuhayan sa mga solo parents. Early warning bells, ipinamahagi sa mga paaralan. Pagkatapos ng pamamahagi ng early warning bells sa 77 na barangay noong nakaraang taon, ang MBRRMO ay nagsimula namang mamahagi nito sa 56 na pampublikong paaralan sa ating bayan. Ang naturang early warning bells ay makakatulong sa pagbibigay babala at upang masiguradong handa at ligtas ang bawat Bayambangenyo kung sakaling magkaroon ng sakuna at kalamidad. 2 centenarian binisita ng Pangasinan First Lady. 2 centenarian na taga-Bayambang ang binisita ni Pangasinan First Lady Maanti Gico, dating mayor ng Calasao na si Mark Roy Macanlalay at PSWDO staff noong October 19 upang abutan ng 20,000 cash gift, grocery package at hygiene kit mula sa PSWDO. Sila ay sinagi ng Virginia Flores ng Barangay San Libo at Ginoong Justiniano M. Gascon ng Barangay Hermosa. Ang mga bisita ay inasistihan ng BPRAT, MSWDO, BPSO, PNP at barangay officials. Engineering construction projects. Narito naman ang mga latest infrastructure projects ng engineering office. Completed under 2022-20% development fund, multi-purpose covered court Wardin, core local access road, Mangayaw, core local access road, Tambak, road widening, Binlag Second, road widening, Binlag First. MNOW at BNS ng Bayambang, number 1 sa Pangasinan. Muling pinarangalan si Municipal Nutrition Action Officer Venus Bueno bilang Top Municipal Nutrition Action Officer o MNOW sa buong probinsya ng Pangasinan para sa taong 2021 at naging Most Outstanding Barangay Nutrition Scholar naman si Ginang Analiza M. Natividad ng Barangay Sangkaguli sa buong probinsya sa taong 2021. Ito ay ayon sa resulta ng Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation o MELPPRO for 2021 ng Provincial Nutrition Evaluation Team. Matatandaang si Bueno ay nakasungkit ng naturang parangal noong 2020 kasabay si Ginang Marcelina Macaraag ng Barangay Bacnono bilang Top BNS.
Isang mainit na pagbati kay Ms. Bueno at Ms. Natividad at sa lahat ng bumubuo ng Municipal Nutrition Committee. At yan po ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng kagawarang pambalitaan ng Balon Bayambang ngayong October 24, 2022. Mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng munisipyo na may katak, Total Quality Service. Mga kabalian, 62 days na lamang po ay Pasko na. Kaya naman, advance Merry Christmas sa iyo, Ara, at sa lahat ng Bayambanggenyos dito sa Bayan ng Bayambang. At syempre, pati na rin sa lahat ng Bayambanggenyos all over the world. Muli kami po ang inyong lingkod, Ara Joy Sanchez Bato. Shiname Ursua Gravides. Mula sa kagawarang pambalitaan ng Balon Bayambang. Himpilan at sandigan ng bayan, boses ng mamamayan. Ito ang Bayambang Genius!